Una sa lahat. Sisimulan na namin ang pagdikit ng pera sa Saranggola. Saranggola na gawa sa tigi 1,000 pisong papel, binatikos ng Nerzens. Umabot ang pera sa 1,000,000 piso. Ang pasimuno niyan, isang vlogger mula Cebu na pinuntahan daw ng mga tauhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang buong detalye ko ganyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline Tonight! Limanda ang residente sa San Juan na sunugan. Fire volunteer na nabagsakan ng semento patay. News 5 Exclusive. Paniningil ng 500 pesos na utang sa isang lamay sa Cavite, humantong sa pamamaril. Missile system gagamitin sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika na sa sentro sa pagsasanay sa pagdepensa sa ating teritoryo. AFP at Justice Department pinag-aaralan kung dapat bang kasuhan si dating House Speaker Pantaleon Alvarez dahil sa umano'y pang-uudyok na talikuran ng militar si Pangulong Bongbong Marcos. Depensa ni Alvarez, nadala lang siya ng emosyon. Sa Frontline News Abroad, Bishops Australia biglang pinagsasaksak sa gitna ng misa. Habang sa bansang Georgia, meron ding sinunggabang mambabatas. Sa showbiz, SB19 member Justin, meron daw ulit ilalabas na bagong kanta. At P-pop group na Binny, may bagong achievement. Mahigit 500 residente ang nawalan ng bahay sa sunog ngayong gabi sa San Juan. Sa gitna ng sunog, namatay ang isang fire volunteer na na-trap at nabagsakan ng semento. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa drone video na ito, makikita kung paanong nabalot ng makapal at maitim na usok ang residential area na ito sa San Juan. Sumiklab ang sunog sa Barangay Batis pasado alas 5 kaninang hapon. Kita ang lawak ng pinsala sa mga bahay na malapit sa ilog. Agad namang rumisponde ang mga bumbero. Pinaspasa nila ang pag-apula, lalo't katabi ng mga bahay ang isang oil depot. Medyo naging threat sa akin, sa assessment ko, yung oil depot kasi pag yun ang nadamay, mas malaking problema. Pero sa gitna pa ng sunog, merong fire volunteer na natrap sa loob ng isang bahay. Nabagsakan pa siya ng bumigay na semento mula sa second floor. Dinala siya sa ospital pero nasawi rin kinalaunan. Mabilis namang lumikas ang mga residente. Si Giselle na natutulog kanina, nagising sa mga sigaw ng kapitbahay. Sa pagmamadaling mailabas ang amang may sakit sa puso, wala na siyang naisalbang gamit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, yung parang wala ako sa sarili na ano po bang uunahin kung dalhin, anong, hindi ko alam eh. Halos 3 oras tumagal ang sunog bago naapula mag-aalas 8 ng gabi. Aabot sa 500 residente ang apektado habang nasa 50 bahay ang natupo. Tinatayang 1,000,000 piso ang halaga ng pinsala. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga nasunugan. Lahat na pangangailangan nila, pagkain for the coming days, we estimate siguro maninirahan sila sa evacuation centers natin. Sa Calapan City, Oriental Mindoro, biglang nagliyab ang SUV na ito na nakaparada sa tapat ng mall. Agad kumuha ng fire extinguisher ang mga empleyado at naapula ang apoy. Wala namang nasaktan at ligtas ang mga sakay nito. Inaalam pa kung bakit biglang nagliyab ang SUV. Sa Buena Vista, Guimaras, makapal na usok ang bumalot sa nasusunog na bahay na ito pasado alauna kaninang hapon. Sa laki ng apoy, nadamay pati ang isang jeep at isang motorsiklo. Naapula ang sunog wala pang 1 oras. Wala namang nasaktan pero aabot sa 225,000 pesos ang halaga ng pinsala. Hindi patukoy ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Siyam na oras na naka-red alert ang Luzon Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Pati ang Visayas nasa red alert din sa gitna ng mainit na panahon na umabot pa sa 46 degrees Celsius. Nagbabalik si Brian Basa. 15 lugar sa bansa ang nakaranas ng danger level na damang init ngayong araw sa datos ng PAGASA. Pinakamainit na naramdaman sa Aburlan, Palawan na umabot sa 46 degrees Celsius, 44 degrees naman sa Tanawan, Batangas at Puerto Princesa, Palawan. Pumalo sa 43 degrees ang init sa ilang lugar. Maraming lugar din sa Luzon at Visayas ang nakaranas ng matinding init sa 42 degrees Celsius. Posible ang heat stroke kapag ganyang kainit. Ngayong tag-init, mataas ang demand sa kuryente. Ito ang nag-udyok sa National Grid Corporation na isailalim sa red alert ang Luzon Grid simula kanina pang alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ngayong gabi. Noong unang advisory, nasa yellow alert lang o manipis ang reserba ng supply ng kuryente sa ilang oras pero inangat na ito sa red alert. Ipinatutupad ang red alert kapag hindi sapat ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumer. Kaya posible ang brownout. Inilagay rin sa red alert ang Visayas hanggang alas 9 ng gabi. Yellow alert naman hanggang alas 11 ng gabi. Itinaas ng NGCP ang alert status matapos ang maintenance shutdown ng mga power plant sa Luzon at Visayas. Karamihan daw, hindi planado ang shutdown pero kinailangan dahil sa tindi ng init ng panahon. Bukod sa marami tayong mga hydro facilities na mababa ang ginagawa niyang kuryente dahil nga kulang ang tubig, yung kainit ng panahon, ibig sabihin yan, mas maraming gumagamit ng electric fan, air conditioner, and air conditioners, mas malakas ang konsumo niyan kasi kumbaga mas hirap siya tumakbo. Sa kabila niyan, hindi naman ito nakaapekto sa mga customer ng Meralco. Walang nawalan ng kuryente kahit naka-red alert. Pero hindi pa rin maiwasan ng ilang residente ng mangamba na baka sa init ng panahon mag-brown out pa sa mga susunod na araw. Kaya naman, ngayon pa lang, todo tipid na ang ilan. Nagcha-charge na kami. Lahat ng mga dapat gawin, inaano na rin namin, inaayos na rin. May electric fan ka kahit may ano ka sa loob ng bahay. Mas maganda, lumalabas kami. Para dito sa labas, libre hangin. Panawagan ng NGCP sa publiko, huwag pabayaang naka-standby mode ang TV at ibang appliances dahil kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin din daw ang mga ito sa saksakan kung hindi ginagamit. Kung mag-e-aircon, siguraduhing akma ang laki ng aircon sa sukat ng kwarto. Tiyaking selyado ang bintana at pinto para manatili ang lamig. Iset lang sa 25 degrees Celsius ang aircon dahil mas malamig, mas malaki ang konsumo. Buwanan ding linisin ang aircon filters. Kapag menos sa konsumo, menos din sa init at menos pa sa gastos. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa ibang balita, 16 na beses sinaksak ng isang lalaki ang kanyang lolo sa Cebu. Habang sa Negros Oriental, patay sa pananaga ang isang dating konsehal, ang suspect, kanyang empleyado. Nasa frontline ng balitang yan, si John Arroa. Duguan ang lalaking ito matapos pagtatagain sa bayan ng Mabinay sa Negros Oriental kaninang umaga. Siya si Angelito Rosalim, dating konsehal ng bayan, isinugod siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Ang tumaga sa kanya, ang sarili niyang empleyado, nahuli ang suspect sa follow-up operations ng mga pulis. Ayon sa pulisya, posible na may personal na galit ang suspect kaya tinaga ang biktima. Nag-ugat umano ito ng pagalitan ng biktima ang suspect ilang araw bago ang krimen. Patuloy ang imbestigasyon. Natagpuan ding duguan at bulagtang 82 anyos na lolong ito sa loob ng kanyang bahay sa Argao, Cebu nitong Linggo ng madaling araw. 16 ang saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang sumaksak sa kanya, mismo ang sarili niyang apo. Ayon sa kapatid ng suspect, lasing at hubot-hubad na pumasok ang kanyang kuya sa kanilang bahay. Narinig na lang nilang sumigaw ang kanilang lolo at tadat nang patay na. Tumakas ang suspect pero nahuli siya ng mga pulis kinalaunan. Nakuha sa kanya ang dalawang patalim. Inamin ng suspect ang pagpatay sa kanyang lolo. Wala raw siya sa wisyo at langupa sa alak ng saksakin ang biktima. Inihanda na ang reklamong parricide laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arroa, News 5.
Humantong naman sa pamamaril ang paniningil ng utang sa isang lamay sa Cavite. Huling habilin daw na nakaburol na singilin ang taong may utang sa kanya. Nasa frontline ng balitang iyan, Gary De Leon exclusive. Nakikilamay lang, pero ngayon kritikal ang lagay ng biktimang si Roger sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Dalawang beses siyang binaril. Sa gabi ng burol noong Sabado, nakiramay ang suspect na si Anthony Mata. Nangutang siya noon ng 500 pesos sa taong nakaburol. Nagkataon namang bago namatay ang nagpautang, inihabilin niya kay Roger na singilin si Anthony. Tinupad naman niya ni Roger. Tila nanlit daw at nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Anthony nang singilin siya sa lamayan. Nagkataong parehong lasing ang dalawa, kaya lalong nagkainitan na nauwi sa pamamaril. Nagkaroon po ng sagutan. Saglit lang daw po, nagkasagutan. Biglang may pumutok. Yun. Pagputok, sunod yun. Dalawang putok. Bumagsak na isang tao. Agad tumakas si Anthony matapos barilin si Roger. Tinutugis na siya at posibleng maharap sa kasong frustrated murder. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. Nakadapat duguan naman ang construction worker na yan sa loob ng ginagawa niyang bahay sa Panabo City, Davao del Norte. Dalawa ang tama niya ng bala sa ulo matapos itumba ng salaring riding in tandem. Di kalayon sa kanyang bangkay, natagpuan din ang wala ng buhay na katawan ng kapwa niya karpintero. Tinakbuhan niya ang mga salarin pero naabutan siya at napatay. Natukoy na ang mga biktimang sina Aldarico Gisongan at Napoleon Carrizosa. Inala ng mga pulis, planado ang pagpatay. Pero pala isipan pa ang motibo at kung sino ang nasa likod dito. We already have the copy of the CCTV. However, because of its intelligence impact, hindi pa namin mai-release sa ngayon. Kasi that is the evidence that will lead us doon sa identity ng mga suspect. Maging ang manaulilang anak ng isa sa mga biktima, walang maisip na motibo dahil wala namang daw kaaway ang kanyang ama. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nanganganib na makasuhan at matanggal sa pagiging military reservist si dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Kasunod yan ang panawagan niya sa mga sundalo na talikuran si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Para sa ilang mambabatas, maituturing na act of sedition o pag-uudyok sa rebelyon. Ang panawagan ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ni Alvarez sa prayer rally sa Tagum City nitong linggo. Nagbabala pa siya na posible umanong mauwi sa giyera ang pambubuyo ni PBBM sa China, kaugnay ng isyu sa West Philippine Sea. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, irresponsable ang pahayag na ito ni Alvarez dahil pinahihina nito ang kakayahan ng gobyerno at rule of law. Hindi raw nila hahayaan ang ganitong pag-uugali ng isang mambabatas. Kaya nanawagan si Dalipe at iba pang kapwa mambabatas na sampahan ng kaso si Alvarez para mapigilan ang mga nagtatangka na pabagsakin ng gobyerno. Para rin kay Senator Jinggoy Estrada, Chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, wala sa lugar ang panawagan ni Alvarez. Maayos naman daw ang pagharap ni Pangulong Marcos sa problema sa West Philippine Sea. For me, that is uncalled for. He's doing everything to protect our territory. Wala naman magagawa pag sabi ng China, paulit-ulit lang sila, inubulit tayo. We have to give attention to our allies already. Umapela naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Alvarez na huwag nang isama ang AFP sa usaping politikal. Depensa naman ni Alvarez, hindi maituturing na seditious o pagre-rebelde ang panawagan niya sa AFP. Ang AFP naman nauna nang sinabing mananatili silang tapat sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos. Pag-aaralan din daw nila kung nag-uudyok nga ba ng rebelyon si Alvarez, lalo't isa siyang reservist ng Philippine Marines na may ranggong colonel. Kung sakaling may paglabag, posibleng matanggal bilang reservist si Alvarez. Kung ano po yung policies, rules and regulations of the armed forces will apply to him. So we will look into that. Kung meron pong something that's gonna be filed
against him or anything. Paliwanag naman ng dating House Speaker, hindi siya nag-uudyok ng kudeta at idaan sa marahas na paraan ang pag-withdraw ng suporta kay PBBM. Pero aminado si Alvarez na nadala siya ng kanyang damdamin. Pinaiimbisigahan na ni Justice Secretary Boying Remulla ang panawagan ni Alvarez. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Gagamit daw ng missile system sa nalalapit na pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Bukod dyan, meron ding multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea kasama ang French Navy. Nasa front line balitang yan si Brian Castillo. Sakay ng C-17 Globemaster III ng US Air Force na yan, ang mid-range capability missile system ng US Army. Sa kauna-unahang pagkakataon, ide-deploy yan dito sa Pilipinas. Pangmalakasan ito dahil kaya nitong umasinta ng target kahit pa 1,000 kilometro ang layo. Maaabot ng missile ang mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, gagamitin ang missile para sa magiging pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa susunod na linggo. It's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover and it has been deployed already up north. Even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part. Mahigit 16,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang lalahok sa balikatan exercise. Sa sentro ito sa pagsasanay sa pagdepensa sa ating teritoryo. Everything that we have is going to be put in full display in Balikatan. What we want to do is we want to train our AFP in joint capabilities. That means all of the services have to be working together. Kasama sa mga ikinakasang military drill, ang multilateral maritime exercise. Dito sama-samang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. At sa unang pagkakataon, sasama sa formation ang French Navy at ang mga barko ng Philippine at US Coast Guards. Kapansin-pansin din sa schedule ng Balikatan na idaraos ito sa mga strategic location gaya ng Lawag Ilocos Norte. The north is also a spot where we also need and we also perceive to be flashpoints in our in national security. Areas where bilateral presence is also beneficial to operational to strategic level. Kabilang sa mga strategic location ang Cagayan, kung saan pinaiimbestigahan ng kamera ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese. Nakakabahala raw ito, lalo na sa usapin ng seguridad. Pinanagal naman yan ni Cagayan Governor Manuel Mamba. They should not look at us as xenophobic. Matakot tayo sa mga hindi nating katulad. Dahil we welcome naman natin lahat. We have the best schools, the best universities. Sa kabila niyan, sisiyasatin din ng AFP ang sitwasyon sa Tuguegarao, Cagayan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Pepreno muna bukas ang tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Pero hindi pa raw tapos ang laban dahil meron ulit silang kinakasang bagong transport strike. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Mahirap man dahil walang kinikita, sama-samang gumarahe ang mga miyembro ng Piston at Manibela para sa ikalawang araw ng kanilang tigil pasada bilang pagkontra sa franchise consolidation. Hindi natin kinakailangan sumapi sa kooperatiba, hindi natin kinakailangan sumama sa mga korporasyon. Pero kung akala ninyo tapos na ang transport strike, nagkakamali kayo. Bago matapos ang buwan, sigurado po meron na naman pong strike na magaganap. Itatapat nila yan sa April 30 deadline ng PUV consolidation. Kapag di napigilan ng consolidation, tuluyang maiiwanan ng mga driver at operator na hindi sumali sa kooperatiba. Pagbabawalan na silang pumasada, ipinagkibit-balikat naman ng Department of Transportation ang transport strike. Bigo raw ito at hindi naman daw nakaperwisyo. Pero ramdam yan ng ilang pasaherong na bad trip sa tigil pasada. Bagamat hindi nila ito sinisisi sa mga tsuper, kundi sa gobyerno. Lahat tayong mamamayang Pilipino, maralit ang mamamayang Pilipino apektado sa mga nangyayaring yan. Dahil sa ng gobyerno natin. Wala nang ginawa ang gobyerno natin kundi pahirap sa mga mamamayang Pilipino. Bukod dyan, nagkabuhulbul din ang trapiko dahil sa mga nagpaprotestang tsuper. Iimbestigahan ng DOTR at iba pang transport agencies kung may nilabag ang mga grupo. Government will prepare for
charges. Ang nakita namin yung obstruction, ano, which created traffic, no? Kasi yung meron naman silang right talaga na ipaglaban yung kanilang karapatan, no? Pero wag naman sanang maapektuhan yung mga traveling public natin, no? Na-impound ng LTFRB ang tatlong jeep na sumama sa rally sa Welcome Rotonda dahil sa obstruction o pagharang sa kalye at pagiging kolorum. I think that is a clear message to everybody. Next time gagawin nyo yung tutuluyan talaga namin kayo, i-impound talaga namin kayo. Pagpapaliwanagin din ang mga jeepney na sumali sa transport strike. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, sa ranggola ng isang vlogger, gawa ng tig-iisang 1,000 pisong papel na umabot sa 1,000,000. Pagsugod at pananaksak sa isang bishop sa Australia, nasa pool live stream sa gitna ng isang church service. At SB19 Justin nagpasampol ng kanta matapos ang ma-sold out ang kanilang concert. Fingers trace your every outline, yeah, yeah. Paint a picture with my hand. Magbabalik pa ang Frontline Night. Patay ang dalawang menor de edad matapos bumangga ang sinasakyan nilang motor sa isang bus sa Cebu. Napag-alaman na lasing ang dalawang biktima. Nasa frontline balitang iyan si John Arawa. Grabiha ani eh. Pinagkaguluhan ng mga tao ang nagbangga ang motorsiklo at bus sa highway ng barangay Bugo, Argao, Cebu kaninang alas 6 ng umaga. Sa lakas ng pagkakabangga, kumailalim sa bus ang motorsiklo. Nagulungan pa ang dalawang sakay ng motor, kaya nagkalat ang dugo sa kalsada. Sa imbestigasyon ng mga pulis, lasing ang rider at angkas ng motor. Pareho pang minor de edad ang dalawa. Mabilis umano ang takbo nila at pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada, nakasalubong nila ang bus. Dito na sila bumangga sa bus. Wala rin suot na helmet ang dalawang minor de edad. Sinugod pa sila sa ospital pero idideklarang dead on arrival. Overshot siya sa lane na dinadaanan ng series. So malakas yung impact, yung motor o mailalim ng sa bus. Tapos yung driver, nandun din. Tumilapon at saka yung backrider niya. Nagulat naman ang driver ng bus na papuntang Cebu City nang biglang lumitaw ang motorsiklo. Ano yung mabilis na sumalpo? Tapos sumalpo siguro yun na yung driver na pumasok sa ilalim. Tapos yun napalakalang ang saka yung motor pari nag-stop ang motor kasama yung babae. Handang makipag-areglo ang pamilya ng mga biktima sa bus driver. Sasagutin naman ng kumpanya ng bus ang gastusin sa pagpapalibing sa mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Nasa batang milyon-milyong pisong halaga ng illegal na droga sa magkakahiwalay na buy bust operation sa bansa. Sa Tacloban City sa Leyte, nakumpiska ng PNP SAF ang 5.1 million pesos na halaga ng shabu. Arestado ang isang suspect na high-value individual. Sa Parañaque naman, nasamsam ng PDEA ang 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa parking lot ng isang mall. Nahuli ang tatlong suspect na ilang buwang tiniktikan ng mga otoridad. Sa General Trias City sa Cavite, nasabat din ng mga pulis ang 680,000 pesos na halaga ng shabu. Nasa kote ang isang high-value individual na suspect. Tininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 13 billion pesos na halaga ng nasabat na shabu sa Batangas. Pagmamalaki ng Pangulo, hindi kailangan maging madugo ang drug war. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Ito ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sindikatong nasa likod ng halos 2 toneladang shabu na nasabat sa Alitagtag, Batangas kahapon. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang sako-sakong droga na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Naharang ang mga kontrabando habang sakay ng van na pinara sa checkpoint. Sabi ng mga pulis, galing Santa Teresita ang sasakyan at aligaga ang driver nang hinga nila ng lisensya. Napansin tuloy nila ang nakatakip na trapal sa likod ng van.
nang tanggalin. Dito na tumambad ang sakusakong plastic container na nabistong shabu. Base sa testing at inventory, lumabas na mataas ang kalidad ng mga nasabat na shabu. Posibleng galing ibang bansa ang mga droga at ipinuslit lang dito sa Pilipinas. Ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang matagumpay na operasyon. Patunay lang daw ito na hindi kailangang maging madugo ang drug war. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun dapat ang approach sa drug war. Sa ngayon, tanging driver pa lang ng naharang na van ang nasa kustodiya ng mga pulis. Pero giit ng Pangulo, wala silang sasantuhin sa pagtugis sa iba pang nasa likod nito. Kinasuhan na ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang driver ng van. Nangako naman si PBBM na hindi magbabago ang estilo nila sa drug war. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Binalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang vlogger matapos siyang magpalipad ng saranggolang gawa sa tig-iisang libong pisong papel. Ang perang nagamit umabot sa 1 milyon. Narito ang report. Saranggola na gawa sa pera? Trending ngayon ang video na ito ng isang vlogger na nagpalipad ng saranggola na gawa sa 1,000 peso bills. Sisimulan na namin ang pagdikit ng pera sa saranggola. Ibinahagi pa ng vlogger na si Boy Tapang, wala Cebu, kung paano nila binuo ang saranggolang pera. Sinimulan na namin ang pagdikit sa pera. Tumagal ng 5 oras ang pagdikit-dikit nila ng 1,000 peso bills sa plastic hanggang sa umabot sa 15 metro ang haba ng saranggola. At ang kabuang halaga ng perang ginamit, umabot ng 1 milyong piso. Kakaiba ito sa ranggola natin ngayon. Tayo pala yung nakagawa. Nagawa sa pera. 3, 2, 1! 1 million! Pero ang pakulong yan, inulan ng batikos. Comment ng ilang netizen. Sana raw hindi pinaglalaruan ang malaking halaga ng pera at sana ginamit ito sa tama. Nakarating naman ang naturang video sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pinuntahan nila ang vlogger at binalaan siya. Labag ang ginawa niyang perang saranggola sa Presidential Decree No. 247 o ang batas na nagbabawal sa hindi tamang paggamit ng pera. Humingi naman ang paumanhin ng vlogger sa BSP. Hindi ko po intensyon na paglaruan ng pera kasi ako po ay galing po sa mahirap. Ginawa ko lang po yung content na saranggola kasi po ay for entertainment purposes only. Ngayon po, humingi po akong sorry kung nagawa ko po yun. Hindi ko po intention yun na pagluaran ng pera. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz tonight na tayo. P-pop fever is on. May bago na namang achievement ang nation's girl group na Beanie. Habang si SB19 member Justin maglalabas pa raw ng bagong kanta. Panoorin natin yan. Ready ba kayo sa mga yun? Ready ba kayo? Grabe magmahal ang 18. Wala pang isang araw, sold out agad ang much-awaited two-day finale concert ng SB19 na Pagtatag. Another milestone yan sa P-Pop Kings dahil itong concert na raw nila ang pinakamabilis na na-sold out. Speaking of SB19, nakatsikahan natin dito mismo sa TV5 Media Center ang miyembro nitong si Justin. Napakanta pa nga siya ng hit cover song niya ng Maroon 5 na Sunday Morning. Fingers trace your every outline, yeah, yeah. Paint a picture with my hand. At kahit busy sa upcoming concert nila, nabanggit ni Justin na may ilalabas pa siya na bagong kanta soon. Bukod pa yan sa solo debut single niya na Surreal, na may mahigit 3.2 million streams na sa Spotify. Everything. Talagang bukod sa very excited sila, talagang tinatry po nilang
ibenta ibenta sa mga friends nila, saka lalo po pag medyo na alam nila na baka mabitan to ng taong to. Recently, nakita ko po sa postings ng iba, nagko-comment sila randomly. Pero for now, asahan muna ang mga pasabog ng SB19 sa kanilang finale concert sa May 18 at 19. Almost a year na rin po pala na nagpagtatag tour po kami, nag-kick off, tapos ngayon we'll end the tour. So, sana po maging very memorable siya kasi yung journey talaga niya, very memorable din talaga. Top 10 naman ng Apple Music Philippines na uwi ang Beanie Song na Huwag Na Muna Tayong Umuwi. Ito ang pangatlong kanta nila na nakapasok sa chart kasunod ng Pantropiko at Salamin Salamin. Bukod dyan, all out din ang support ng Beanie sa mga local artists. Gaya ng handmade crochet outfit nila na ito, na gawang Pinoy. Trending yan na dinisenyo ng local brand na Cora and Cecilia. Shinare pa nila online habang ginagawa nila ang outfit na sinuot ng Beanie sa isa nilang performance. Ang ganda! Speaking of maganda or marikit, game na kumasa si aespa member Giselle sa Marikit sa Dilim Challenge. Sa video, nakailang beses para umulit ang K-pop idol. Pinusuan naman yan ng fans. 30th try. Now a thing. Eto pa, kaliwat ka ng pangbubudol ang nangyayari ngayon sa showbiz. Una na dyan, ang peking private audition sa Batang Quiapo, Senior High Sequel na High Street at Pinoy Big Brother. Mga kapatid, huwag po tayong papabudol dyan. Wala pong ganyang audition o pa-audition sa Batang Quiapo at High Street. At sa mga piling mall lang daw may pa-audition ang PBB. Bukod sa mga ito, binubudol din pati ang One More Chance The Musical. Nakatanggap daw ng ulat ang PETA na may nagbebenta ng peking ticket. Ayon sa PETA, sold out na ang ticket sa lahat ng show ng One More Chance The Musical. Diyan lang kayo mga kapatid dahil may bawon pa akong chika mamaya. Susunod, obispo ang nagmimisa sa simbahan sa Australia biglang sinaksak ng isang binatilyo. Pinoy series, panonood para i-level up at ipatay sa kalibre ng mga K-drama ayon kay National Artist Ricky Lee. At NCT leader na si Taeyong sumabak na sa mandatory military service. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Biglang inatake at pinagsasaksak ng isang binatilyo ang obispong nagmimisa sa Australia. Ang pangyayaring yan nasa pulpa sa live stream ng simbahan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nagmimisa ang obispo na ito sa isang simbahan sa Sydney, Australia. Lumapit sa kanyang isang binatilyo. Walang ano-ano pa, inundayan niya ng saksak ang obispo. Nagpanik ang mga dumalo sa misa. Pero ang iba, sinunggaban ang nanaksak. Rumisponde ang mga pulis at pinadapa ang sospek na 15 taong gulang. Bukod sa obispo, may 3 pang sugatan sa pag-atake. Stable na ang kanilang lagay. Ayon sa mga otoridad, isang terrorist attack ang nangyari. Nagsasalita ang mambabatas na ito sa gitna ng kanilang sesyon sa Georgia. Ilang saglit lang, bigla siyang sinunggaban at sinapak sa mukha ng isa pang mambabatas mula sa oposisyon. Nakigulo na rin ang ibang mambabatas hanggang sa lumabas na lang sila ng gusali. Habang nagkakagulo sa sesyon, may mga nagkasa ng protesta sa harap ng parliament. Kinontra ng mga taga-oposisyon ang Foreign Agents Bill. Ayon sa panukala, ituturing ng mga foreign agent ang mga organisasyon gaya ng media outlets na tumatanggap ng 20% ng pondo mula sa ibang bansa, maaring pagmultahin ang mga naturang organisasyon. Naka-apekto ang panukala sa relasyon ng Georgia at ibang bansa sa Europa. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Umakyat sa 50 ang nasawi sa flash flood sa Pakistan dulot ng walang tigil na ulan. Dose-dose ng bahay ang gumuho dahil sa matinding baha. Marami rin gumuhong lupa at nagtumbahang mga puno. Isinilalim sa state of emergency ang mga apektadong lugar sa Pakistan. Halos 1,000 bahay naman ang nalubog din sa baha sa North Kazakhstan. Yan ay matapos umapaw ang tubig sa ilog. Agad inilikas ang mahigit 100,000 residente. Sa bansang Oman, 17 ang patay dahil din sa baha. Patuloy ang pag-ulan doon at tinatayang magtatagal hanggang bukas. Naligaw sa nagyeyelong bundok ang mag-asawang senior citizen sa Chile. Sa kabila ng makapal na niyebe, sinuyod ng mga pulis ang bundok para hanapin ang mag-asawa. Tumagal ng 4 araw ang search and rescue operation. Nasa gip naman sila kasama ang kanilang mga alagang aso. Isang malakas na snowstorm daw ang dahilan kung bakit naligaw ang mag-asawa. Abangan, mga teleserye sa Pilipinas, gustong gawing pang-K-drama ang level. At NCT member na si Tae Yong may promise sa N-citizen sa kanyang pagpasok sa military. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. K-pop naman. Next year pa natin muling makakasama si NCT leader Taeyong. Pumasok na kasi siya sa military. Pero bago yan, nakipag-groupie pa siya sa co-members niya sa kanyang latest IG post. Todo flex pa si Taeyong sa kanyang military haircut. Nakipag-get-together din siya sa ilan pa niyang kaibigan bago mag-enlist. Sa kanyang caption, nag-promise ang K-pop idol sa fans na babalik siyang healthy. Si Taeyong ang first NCT member na sumabak sa military. Sa December 2025 pa inaasahang matatapos ang kanyang mandatory military service. Kung may Korean wave, dapat meron din daw Philippine wave. Panahon na raw para i-level up ang mga Pinoy serye at ipantay sa kalidad ng mga K-drama. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Pandusi makayaman ang ito ang sakit na nakaka-happy ng pakiramdam. Ang K-drama fever. Mapa-horror, drama, at romance. Talaga namang nakaka-recharge ang exciting episode ng mga K-drama. 충전이 좀 필요해서 그래. Bukod sa malulupit at talaga namang nakaka-hook na storyline, nakakatakam rin ang mga pagkain. Meron ding feels na parang ang sarap mag-Korea at puntahan ang mga sikat na location doon. At nakaka-amaze din ang kultura ng South Korea. Ito raw ang mga dahilan kaya nakaka-addict mag-K-drama. Siguradong walang objection dyan. Isunda! Ayon sa National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee, kayang-kaya rin ng mga Pilipino na gumawa ng mga K-drama level na series. Ang mahalaga sa paggawa ng pelikula, gumawa ka ng pelikula na Pilipino. I think ang mahalaga muna ay Pilipinong-Pilipino ang ginagawa natin. Bago ka mag-click abroad, kailangan makita nila ay Pinoy na Pinoy yung pelikula. Oo, hindi siya kulturang kinopya. Hindi siya kulturang ginagawa na ng ibang bansa. Yun ang dahilan kaya nila tayo papanoorin yung ating Filipino-ness. Meron din daw tayong masasarap na pagkain, magagandang tanawin, at mayamang kultura na pwedeng isama sa mga Pinoy drama. Ganun din tayo dapat. Ito Pilipino ito. And then dapat magtulong-tulong lahat as one wave. Filipino music, dance, literature. Kaya naman, very happy si Ricky na na-appoint si Direk Joey Reyes bilang head ng Film Development Council of the Philippines. Kilala rin K-drama lover si Direk Joey at isinusulong din na maging ganon ang kalidad ng mga Pinoy series. Pero giit ni Ricky, lalakas ang Philippine entertainment industry kung paglalaaran nito ng suporta ng ating gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
Speaking of dekalidad ng mga programa, may ganyan din tayong palabas na mapapanood dito sa TV5. Gaya ng Dreamscape series na Batang Quiapo at Star Creative show na Can't Buy Me Love. O diba? At yan po ang latest and hottest sa showbiz. Tonight ako si Jania Lipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, mukhang maraming maiinggit sa kwento natin ngayong gabi. Isang lalaki kasi sa Australia ang record holder ngayon sa pinakamaraming napuntahang bar sa loob lang ng isang araw. Yan po ang 69-year-old na si David. 120 bars ang napuntahan niya sa loob lamang ng isang araw sa Sydney, Australia. Kada mapapasukang establishmiento, umorder siya ng inumin. Pero karamihan daw dyan, soft drinks at juice lang naman. Retiradong accountant si David kaya umiikot lang daw ang buhay niya sa spreadsheet, travel at pag-inom. Nasiyan kaya siya. Alam mo, nagpaka-nerd daw kanina eh. So, in 24 hours, 120 bars, at naman sa mga 5 bars per hour or 12 minutes per bar. Okay. Computation. Okay. So, kung 12 minutes ka per bar, assume mo na isang magka ng beer. Ang ubusin mga, mo. 16 ounces yan. This is 470 milliliters. 40 milliliters per minute. Katumbas ng 3 kutsarang beer. 3 kutsara? Konti lang. Kaya nga. So, malungkot pa rin siya. Kasi hindi ganun karaming alak eh. Kaya nga daw, non-alcoholic. May tanong ka rin na si Ruth tungkol sa saranggola ni Pepe. Ano yun? Anong nangyari dun sa pera? At saka saan galing yun? Ba't mo naman natanong ko saan galing? 1 million pesos eh. Hey boy, tapa nga tayo eh. Diba? Sa pagbablog niya ata. Ay, ganun ba? Alam mo, anong nangyari sa pera? Malamang nilaban nila yun. Kaso ibang kaso na naman yun. Nilaban? Oo, dahil? Money laundering. Okay. Yung pangkulente, si Kumilis Pagimayas, malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasanggasa magbabalita. Sa ngalan po ni Mean Los Baños, ako si Ruth Cabal. At ako naman po si Adlingao. Magandang gabi.